Bago tayo magsimula, shoutout nga pala kay... Ang topic na pag-uusapan natin ngayon guys ay tungkol sa paano magkilo, paano magkwinta ng kilo gamit ang calculator. Kaya ito yung gawin natin guys. Kailangan kasi tayong gumamit ng calculator guys kasi... Pag hindi tayo gagamit ng calculator, ay medyo hindi ibig sabihin na mabuo tayo ha. Marami kasing customer, maraming customer, kailangan yung pagkwinta mo mabilisan kasi malulugi ka. Kahit isang guhit lang yan, isang guhit ng timbangan, lugi ka guys. Yan. Ang pag-usapan natin ngayon, ito guys ha, gagamit tayo ng calculator. May nagtanong kasi sa akin kung paano daw magkwinta gamit ang calculator. Kaya ito yung topic natin guys ha. For example guys, yung kilo ng isda natin is 180 galunggong. Eh ate, yung may bumiling isda na hindi nakaabot ng isang kilo kasi yun lang talaga ang kanyang babayaran. Ganito yan. Example, kulang siya ng 3 guhit bago mag-isang kilo. Ibig sabihin, point ka guys. Point, 85 grams times 180 ang kilo ng galunggong. Yan lang ang babayaran niya guys. Ganun lang kadali. Iba naman. Kilo ng bangus. Sa kilo ng bangus guys, for example, ang kilo ng bangus is bumili siya ng 2 isda. Nakarating ng ang nabili niya guys sa 2 pirasong bangos is 1.3. Isang kilo, 1/4 at may isang guhit. Ganito yan, 1.3 dapat yun guys. 1.3 ang kilo. Ganito yan, 1.3 times 220 ang kilo ng bangos. Yan. Yan ang babayaran niya, guys. Ganun na kadali yan. Ate, paano kung isang kilo at isang guhit? Ganito yan, guys. Kasi hindi ka na pwede hindi ka pwedeng mag-1 yan. Isang guhit lang yan. Kaya ganito gawin yan, guys. 1.05 yun. Kasi kalahati ng kalahating gramos. Isang gramos kasi, guys, is 1. Kalahati lang yun. Kaya mag 0.05. 0.5 ka times kung magkano ang kilo ng sample bangus pa rin tayo 220 231. Yan lang kung babayaran niya guys. Salamat sa panonood. Sana nagustuhan niyo ang aking video. Don't forget to like and subscribe. See you on my next video.